Bago natin simulan, kung may nakita kang comment na hindi mo gusto o kaya naman hindi ka agree, huwag mo nang hanapin at mag-reply, please lang. Dapat relax lang yung community natin. Chill lang. Kaya nga Petix pangalan ng channel natin eh. Kaya dapat relax. Para lang si Snoop Dogg pag alas 4.20. Hindi naghihintay ng alas 4 si Snoop Dogg, malamang buong araw yun. Pero kuha mo na yung punto ko, diba? Dito dapat happy gaming lang tayo. Simulan na muna natin to sa shoutout. Shoutout kay Sir James Bautista, nasa Francia ngayon. Mabuhay ka bayan, dati din akong OFW. Pati na din kay Boss Joji Lasona. Kapangalan mo yung paborito kong singer si Joji. Salamat sa panood, sana mapanood niyo yung video na to. Okay, simulan na natin yung mga tanong. Itong tanong na to galing kay Boss RG Bikilio. Idol, maganda pa ba yung PS Vita? Salamat po. Oo, pero depende sa presyo. Ipa-prioritize ko yung ibang handheld kagaya nitong Nintendo Switch kaysa sa Vita, pero maganda pa din tong Vita. I-jailbreak mo. Sa Vita mo na mismo i-download yung mga games. Hindi mo na siya kailangan laging i-connect sa PC pag magdadagdag ka ng game. Sa Vita kasi pwede mo laruin syempre yung Vita games, yung PSP games, PS1 games, tsaka yung ibang games na HD edition sa PS2. Mas maganda laruin yung God of War 1 and 2 sa PS Vita kaysa pa sa PS2. Pag naka-jailbreak ka, yung mga games na yon rekta download na sa Vita, hindi mo na kailangan pa i-connect sa computer. Pwede ka din kasi mag-emulate ng games dito, lalaruin mo yung mga console games bago yung N64. Pero sa mga yon, mano-mano yung pag-transfer ng games, kailangan mo ng computer sa ganun. Goods pa din talaga yung Vita, kaya kung i-score ka ng Vita, ang una mong laruin yung Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Pag natapos mo na, doon ka magpasalamat sa akin. Ibang klase yung larong yun, yun yung best na laro ni Kojima para sa akin. Approve pa din yung Vita, sa tamang presyo. Ito naman yung comment ni Rex. Petix, ito na po yung game request ko. Dito kasi sa video ko na to, tinest ko yung NBA 2K23 sa AOK Zoe. Tapos ang sabi ko sa video na yon, kung may games ka na gusto mong itry yung performance sa AOK Zoe, i-comment mo lang, susubukan ko gawa ng video. Ito yung mga game request ni Rex. Rex, nakakapag-usap tayo sa comments, pakiramdam ko magtropa na tayo. Pero hindi ko magagawa lahat yan. Siguro pag may itetest ulit ako na device, ayan yung mga gagawin kong benchmark, pero hindi lahat. Pero salamat pa din sa suggestion. Ito naman yung tanong ni Rodave. Ito si Rodave, medyo umpisa pa lang napapanood niya na yung mga videos eh. Niyayaya ko siya maglaro ng online, sabi niya mabagal daw yung internet niya. Pero tingin ko natatakot lang siyang madurog. The joke lang. Ang tanong niya, regarding sa Steam account, pwede din ba palipat-lipat ng region? Baka mas mura sa iba eh. Salamat. Pwede. May mga gumagawa nun eh. Pero sa IP address kasi nadidetermine ni Steam kung saan yung location mo. Kung gusto mo gawin to, kailangan mo ng VPN. Ang alam ko sa Steam, ang pinakamurang region, Turkey eh. Tapos tinatanggap nila yung credit card o debit card natin doon. Di ko pa natatry kasi pakiramdam ko sulit naman yung presyo sa Pilipinas. Pero subukan ko din i-research. Pag worth it naman, gagawan ko din ng video. Hindi ko lang din sigurado ha, baka posible kang maban dahil doon. Kaya sa ngayon, hindi ko na muna sinasuggest na gawin yung ganun. Do at your own risk muna. Ito naman yung tanong ni Freeload and Cash. Hindi ka duda-duda yung hindi ka duda-duda yung pangalan ng channel mo ha. Baka sa'yo nang gagaling yung mga nare-receive kong text ha. Ang tanong niya, worth it pa ba yung PS3? Matik na dapat to ha, ayoko nang ulit-ulitin. Depende sa presyo, lagi na dapat kasama yon. Pero oo, maganda pa din yung PS3. Jailbreak mo din, jailbreak mo na lahat. I-jailbreak mo na din yung girlfriend o boyfriend mo para hindi ka ulitin habang naglalaro ka. Yung PS3 kasi ibang architecture yan eh. Kaya yung PS4 at PS5 hindi sila backwards compatible sa PS3 kasi iba yung pagkakagawa sa kanila. Kaya ibig sabihin yung mga exclusive games ng PS3 na hindi na remaster, sa PS3 mo lang siya malalaro. Yung God of War Ascension, Metal Gear Solid 4, mga Ratchet & Clank, yung dalawang Infamous, at marami pang iba sa PS3 mo lang malalaro. Oo, pwede mo siyang malaro sa computer gamit mo yung RPC S3. Pwede mo pang itulak minsan sa 4K. Pero yung kailangan mo na PC para sa ganun, kailangan parang pang dayo na PC. Yung hardcore na talaga. At kung mabigat naman yung game na lalaroin mo, kagaya ng God of War o kaya naman MGS4, kahit pa pang malakasan yung PC mo, mapapaluhod yan. Hindi pa kasi perfect si RPC S3 eh. At kung sakali man na ma-perfect na yung emulator na yun, imbis na magbuo ka ng Super Saiyan na PC, magkano lang yung PS3? Pero na lang siguro kung plano mo na talaga magbuo ng PC. Kung may PC ka naman, itry mo na muna laruin yung PS3 game na gusto mo laruin, baka kaya. Pero yung PS3, kung collector ka, o baka naman may games ka lang talaga na gusto mo laruin doon, magandang buy pa rin talaga yung PS3. Ang tanong naman ni Boss Anthony Fortich, as to game list, deck ba o PS5? Para sa akin, Steam Deck. Sa ngayon, kung naka-dual boot ka para ma-maximize mo yung game compatibility. Sa Steam Deck kasi may emulator ka na, doon pa lang ang dami mo nang pwedeng malaro. Huwag mo din kakalimutan na PC si Steam Deck. Sa PC games, malulunod ka sa laro, sobrang dami. Tapos yung mga trend naman ng PS5 exclusives ngayon, after 1 year lumalabas na siya sa PC. Kaya para sa akin, sa ngayon, Steam Deck yung mas magandang game list. Di lang natin alam sa pagtagal tsaka kung anong klaseng games yung gusto mo laruin. Kasi pagtagal-tagal, pag namamaximize na yung capability ni PS5, hindi natin sigurado kung kakayanin bang patakbuhin ng hardware ni Steam Deck yun. Siyempre kasi kahit maganda yung specs ni Steam Deck, limited pa din. Kaya ngayon, kailangan muna natin maghanday. Pero sa ngayon, Steam Deck pagdating sa game list. Ito naman yung mga comment nila Sir Ferd Salmarines tsaka ni Kitty Teen. Cool yung dalawang to. Bali silang dalawa, interesado sila sa GPD Win 4. Gusto nila malaman kung ano yung tingin ko sa Win 4.
4. Sobrang interesado ako sa Win 4 dahil sa mga to. Una, yung keyboard, sobrang convenient sa handheld. Maniwala ka. Sobrang nakakairita mag-type sa screen ng handheld, kaya sobrang laking tulong ng keyboard doon. Isama mo pa yung touch sensor niya. Napakalaking tulong nun sa pag-navigate kasi yung touchscreen sa Windows hindi nakakatuwa. Kasi kung ang gagamitin mong mouse cursor, yung analog stick, baka mabato mo yung handheld mo. Tingin ko magiging malapit yung experience ng sensor na to sa touchpad ng Steam Deck. Magiging sobrang convenient na parang ganun, pero tingnan na muna natin yung magiging feedback. Ang isa pang dahilan kung bakit sobrang interesado ako dito yung display ratio niya. Malamang nasa minority ako dito, maraming hindi mag-agree sa akin. Pero mas gusto ko yung 16:9 kaysa sa 16:10 na display. Kasi yung mga TV tsaka kadalasan na monitor, 16:9 yung mga yan. Ganun lang yung gusto ko. Mas gusto ko pa yung 1080p kaysa sa 1200p. Kasi yung 1200p, 1080p lang din yan pero mas pinataas. Tapos dahil dun sa mga dinagdag na pixel para tumaas yung height niya, dahil lang dun mahihirapan yung performance sa mga games. Sasabihin mo naman, Petix, pwede mo ibaba sa 1080 o 720p sa game settings. Oo, ganun nga yung ginagawa ko pag pwede. Ang daming games ngayon yung sobrang arte. Kahit iset mo sa 16:9, ipipilit niya i-full screen. Tapos mababanat yung image, magiging distorted. Madami kasing developers na nag-optimize ng game para sa 16:9. Kaya kung ganun na yung native resolution ng screen mo, hindi ka na mamumroblema. Tapos bukod pa doon, napakaliit lang ng Win 4. Napaka-portable niya. Pwede mo siya ilagay sa bulsa. Pero please lang, wag. Napakamahal ng Win 4 para lang isaksak mo sa bulsa mo. Bigay mo na lang sa akin kung ibubulsa mo lang din. Ito namang susunod na tanong galing kay Sir Nasser Guindo. Salamat sa panonood, sir. Ang tanong niya, boss, bala ko sana bumili ng PS5 kaso NBA lang naman ang habol ko. Ano sa tingin mo, mag-Series S na lang ako? Tapos pahabol niya na rin, saan siya makakatipid sa kuryente? Hindi ko pa kasi na-experience first hand yung Series S. Pero base sa mga feedback na sinasabi sa akin, sobrang sulit daw ng Series S. Sobrang ganda pa rin daw ng graphics kahit pa sa 4K TV mo gamitin. Siyempre, mas mababa yung resolution niya kumpara sa PS5 tsaka sa SX. Pero nag-check ako ng graphics comparison sa NBA 2K23, base lang sa nakita ko, mapapansin mo lang siya pag naka-zoom in lang sa mga part ng game. Depende din kasi yung screen resolution kung sino yung tumitingin eh. Yung iba hindi na napapansin, yung iba naman kitang-kita nila. Saka syempre yung nakita kong video sa YouTube lang yun, nakakompress yun sigurado. Kaya ang isasuggest ko sa'yo, i-check mo na muna yung game comparisons. Kung hindi naman kapansin-pansin para sa'yo, edi good na sa'yo yung Series S. Bukod pa doon yung sa pangalawang tanong mo, pinaka nakakatipid ka sa kuryente sa Series S. At hindi lang sa kuryente yung matitipid mo. Lalo na kung nasa tamang region ka, Argentina o kaya Turkey, mas makakatipid ka sa pagbili ng game sa Xbox. Saka syempre, huwag natin kalimutan yung presyo ng Series S. Sobrang mas mura yon kaysa sa PS5. Tapos hindi din natin alam kasi last year lumabas yung NBA 2K22 sa Game Pass. Siguro pag tagal-tagal, lalabas din yung 2K23 sa Game Pass, pero hindi natin sigurado. Overall, sobrang sulit talaga ng Series S. Pero i-check mo na muna para sigurado ka sa game performance. Ito namang tanong na to, galing to kay Idol, Egoy Brown. Ang sabi niya, Idol, pa-explain naman yung Nintendo OLED kung okay pa. Yan din yung tanong ni Boss Yushi El Pagiernos. Okay, kung bibili ka talaga ng Switch, matagal mo ng plano, ang dapat mo talagang bilhin yung Switch OLED. Napakaganda ng screen ng Nintendo OLED. Pumuputok talaga yung kulay, sobrang sulit. Pero kung bibili ka lang naman ng Switch, kasi gusto mo ng Switch, parang ang ganda ng portable, tapos pag nilagay mo sa dock, sa TV ka na maglalaro, i-check mo na muna yung mga games na gusto mong laruin. Kasi kagaya ng napansin ko sa Steam Deck, may mga bumibili tapos binibenta din nila, napansin ko din dati yung ganong trend sa Nintendo Switch eh. Napakaganda ng mga games na malalaro mo sa Switch, pero hindi siya para sa lahat. Kaya mabuti pa, i-check mo na muna yung mga games. Ayan, Idol Egoy, nasagot ko na. Dapat ilagay mo ako sa lyrics ng kanta mo sa isang linya lang para quits. Abangan ko yan, boss, ha. Ito naman yung request ni Boss Mark Paulo Badajos. Boss, pa-explain naman kung ano yung mga advantage at disadvantage ng naka-jailbreak na PS4. Salamat. Matagal na akong hindi updated sa jailbreak ng PS4, kaya disclaimer, yung mga sasabihin ko dito, baka outdated na. Punta na muna tayo sa mga advantage niya. Siyempre, unang-una, pwede ka maglaro ng backup games. Pangalawa, pwede kang mag-emulate ng games. Pwede mo malaro yung mga PS1 games, PS2 games, lumang Sega games, lumang Nintendo games, saka marami pang iba. Pag nag-jailbreak ka din, posible kang mag-mod ng games, at madami pang iba na advantages to, pero hindi ko na na-check kasi hindi ko naman kailangan. Isa pa palang advantage nito, hindi mababan yung account mo. Hindi ka naman kasi makakakonnect sa PSN account mo pag naka-jailbreak yung PS4. Punta naman tayo sa disadvantages niya. Yung exploit kasi na to sa PS4, tethered. Ibig sabihin, tuwing bubuksan mo yung PS4 mo, kailangan mo i-apply yung exploit na yun. Pag pinatay mo, hindi na siya naka-jailbreak ulit. Simple lang naman yung kailangan mong gawin para i-apply yung exploit na yun, kaya okay lang. Ang pangalawang disadvantage niya, at para sa iba, ito yung pinakamalaki, ang exploit kasi sa PS4, pwede mo lang gawin sa specific firmware. Kung updated sobra yung PS4 mo, hindi mo siya pwedeng i-jailbreak. Hindi ka rin pwede mag-downgrade ng software. Ibig din sabihin nun, pag may bagong labas na game na nagre-require ng higher firmware, hindi mo siya pwedeng laruin.
kahit pa meron kang CD, hindi mo siya malalaro. Kaya kung excited na excited ka laruin yung game na palabas pa lang, mas matagal pa doon yung hihintayin mo. Isa pang disadvantage nito, syempre hindi ka pwede maglaro ng online multiplayer. May paraan naman para gawin yon pero komplikado. Depende na lang sa'yo kung kaya o gusto mong gawin. Kaya ang dami ko rin kakilala dati na meron silang dalawang PS4. Isa naka-jailbreak, isa hindi naka-jailbreak. Depende na lang talaga sa'yo. Kailangan mong timbangin kung mas ayos ba sa'yo yung naka-jailbreak o hindi naka-jailbreak. Punta naman tayo sa tanong ni Boss Sip sa TV. Perpetic sa Steam Deck ba makakapaglaro ng games kahit di connected sa Wi-Fi? Wala kasi ako Wi-Fi sa barko. Yes sir, pwedeng-pwede. Meron namang offline mode si Steam sa Steam OS tsaka sa Windows na din. Kaya dapat habang may Wi-Fi ka pa, tadtadin muna ng download ng laro yung Steam Deck mo. Happy gaming sa barko, sir. Etong comment na to, ang sabi niya naman, Steam Deck 64GB tapos mag-upgrade ka daw sa 1TB. 1TB yan, baka nagkamali lang. Tama yun, yun yung sinasuggest ko talaga, mas makakatipid ka sa ganun. Pero ang sabi niya, hindi rin daw magtatagal yung 6800 yun na handheld. May lalabas din daw na next gen. Ang bili mo na lang daw, Steam Deck, next generation. Yung susunod na Steam Deck daw, magiging OLED, tsaka mas malaki yung battery, same performance. Basta parang ganun yung tema niya. Yan din kasi yung tinatanong ni Sir Roach Bakulanta, tsaka ni Kenshiro Kiyoharu. Simulan muna natin sa sinabi na ang susunod na variation ng Steam Deck, OLED, tsaka bigger battery pero same performance. Hindi Nintendo Switch yung Steam Deck. Hindi natin alam kung ganun yung plano nilang gawin, pero para sa akin malabo. Hindi din natin alam kung dapat ka maghintay sa Steam Deck 2 o sa Steam Deck Pro. Kasi first generation pa lang to ng Steam Deck eh. Hindi natin alam kung maglalabas sila ng Steam Deck 2 o kung maglalabas man sila kung kailan man yun. Ako ang tingin ko malamang sa malamang magkakameron na Steam Deck 2 pero hula lang yun. Tsaka hindi pa natin alam kung kailan mangyayari yun. At kung mangyari man na lumabas na nga yung next generation na yun, huwag mong kakalimutan na PC yung mga to. PC yung mga 6800 yun na handheld at PC din si Steam Deck. Hindi mahalaga kung taon-taon nga sila maglalabas ng bagong variation. Ang mahalaga kasi dito yung specs niya. Isipin na lang natin yung graphics card na 1050 Ti. 2016 pa siya lumabas pero hanggang ngayon kaya niya pa din maglaro. Siyempre sa mga mababang settings at resolution na din, pero ang point kaya niya pa din. Ganon yung mga handheld na to. As long as kaya pa rin ang specs nila, kaya pa rin maglaro. Siyempre minsan nakakasar yung buyer's remorse na after 1 year lang maglalabas sila ng mas malakas na variation na kasing presyo lang ng handheld na binili mo. Pero huwag mo na masyadong problemahin yun kasi kung ganun lagi yung iisipin mo, hindi ka na makakabili ng device. Kasi for sure sa lahat ng bagay may lalabas at lalabas na mas maganda dyan. Ang isipin mo na lang, basta nai-enjoy mo yung gadget mo, laruin mo lang ng laruin, diba? Huwag mo maintindihin yung iba. Basta nag-i-enjoy kayo, yung mahalaga dun. Dito sa next comment, magyayabang muna ako. Nag-comment kasi si Biscuit TV tsaka si JD Ross. Dati kasi pinafollow ko lang sila, ngayon naman nagko-comment na sila, magbe-best friends na kaming tatlo. Pero kung namili ka ng Steam Deck at gusto mo pang mas matuto sa Steam Deck, i-check mo yung channel nila, marami ka matututunan. Isama mo na rin si Sir Jan Teki. Pagdating sa Steam Deck, makakatulong yan. O kahit ibang gadget, okay yan. Tignan naman natin yung comment ni JV. GTX 970 mas malakas kaysa sa 1050 Ti. Yes! Dahil sa comment na yan, magtropa na kami. Ito namang next comment galing to sa good friend ng channel na to, si Ronaldo. Idol, pasingit na rin tungkol sa price ng console or handheld. Anong taon kaya pwedeng bumaba yung mga price ng mga to sa PS5? Grabe, di pa rin siya bumababa. Mabuti pa yung OLED, naging 16,000 na. Anong taon kaya magdadrop ng price? May pag-asa pa kaya kaming mahihirap magkaroon ng PS5 dahil kahit papano, gusto rin namin maglaro ng presyong makatao. Yung hindi presyong scalper. God bless, more power sa vlog mo, at happy gaming. Salamat sa comment. Boss. Sabi nila tapos na daw yung shortage ng PS5. May mga nakikita na rin ako na nagwo-walk-in na lang sa mall tapos nakakabili na rin sila ng PS5. Tingin ko magsisimula na bumaba yung mga presyo ng second hand na PS5 niyan. Malakas talaga yung kutob ko na this year lalabas yung PS5 Slim. Pag nangyari yan, tingin ko magsisibaba yung mga presyo ng PS5. Kapit lang tayo mga gamers, hindi na masyadong magtatagal yan. Ito naman susunod na tanong natin galing to kay Romel Cruz, tsaka kay Monkey D. Luffy. Ang galing na pinapanood na tayo ni Luffy. Ang tanong nila kung anong PC specs ba yung makakatapat ng PS5 at ano yung mas makakatipid ka sa games. Ang pinakamalapit na graphics card na makakatapat sa PS5 yung RTX 2080. At syempre, mas makakatipid ka naman sa PC pagdating sa games. Hindi pa lang talaga ako pwede mag-suggest ngayon kung bumili ka na lang ba ng PS5 o magbuo ka ng PC. Ayoko pa magbigay ng opinion ngayon kung ano ba yung mas maganda. Siguro mas laliman na lang natin yung topic na yan sa susunod. Meron din nag-comment, wala na bang ibang topic? 2 years na yung PS5 ha? Marami na nag-explain kung ano yung pinagkaiba ng disc sa digital. Halos lahat ng sinabi mo, sinabi na rin ng ibang vloggers. May nagtatanong kasi. Meron naman kasing nagtatanong kaya ginawan ko pa rin ng video. Yan mo ba sa susunod bago na. Ang next video natin kung paano mag-save ng game sa PS2 sa memory card. Meron na akong memory card. Ito yung pinaka-paborito kong comment sa lahat ng comment eh. Heist, sana next review, huwag mo na masyadong laliman. Like hugot-hugot. Lumalayo yung explanation.
Sorry. Tapos naiipon na rin yung mga tanong tungkol naman sa Xbox, kaya kailangan ko na talaga gawa ng video yung Xbox. Bukod pa doon, gusto ko lang din magpasalamat. Umabot na kasi tayo sa 1,000 subscribers eh. Alam kong kung ikukumpara mo sa ibang channel, napakaliit lang ng 1,000, pero ibang klase na sa akin yun. Kasi yung friends ko nga sa Facebook, wala pang 500 eh. Alam kong magkaiba yun, pero napakahalaga lang talaga nito para sa akin. Maraming salamat. Kaya sa susunod talaga, mas pipilitin ko pang pagandahin yung mga videos. Yun lang, yun na yun.